bakbakan sa twice to beat advantage pot. Could it be Magnolia, Chicken Templado o Barangay Ginebra? Tara't pag-usapan ang mga possible scenario bago ang quarter final round. Pero bago yan mga brong, video na ito yatid sa inyo ng numero unong betting site na 1xbet. Dito'y maaari kang tumaya sa lahat ng klase ng sports, especially sa basketball, PBA man at NBA. Mag-register lang gamit ang link sa comment section. Gamitin ang ating promo code at baka ikaw nang makatanggap ng bonus up to 7,000 pesos sa unang deposit. Napakadali lang mag-cash in at mag-cash out gamit ang GCash. Kaya ano pang hinihintay nyo mga bro at mag-register na sa 1xbet. So apat na laro na lang ang hinihintay mga bro bago matapos ang elimination round papuntang playoffs, kung saan maglalaglagan bukas ang dalawang MVP teams na NLEX Road Warriors at Meralco Bolts, na susundan ng bakbakang Converge Fiber Xers kontra sa Barangay Ginebra, at sa Friday ang final judgment, SMB kontra Meralco, rain or shine laban naman sa Magnolia Chicken Templados. Sa kasalukuyan, tatlo na ang siguradong laglag, isa na nga dyan ay ang Terra Firma, Blackwater Bossing at ang TNT Tropang Giga. For the first time in franchise history, hindi nakapasok ang TNT sa playoff round. Ang masama pa dyan, posible pang hindi lang TNT ang hindi pala rin, kundi pati ang dalawa pang team ni MVP na NLEX at Meralco Bolts. Yan nga ay nakabase pa rin sa natitirang apat na laro bago ang quarter finals. Pagdating naman sa tuktok ng team standings, apat na ang siguradong qualified sa susunod na round, kung saan secured na ng guest team na Bay Area Dragon ng top spot with a twice to beat incentive, habang itong Magnolia, Barangay Ginebra at Fiber Xers ay nakaantabay pa sa magiging resulta ng kanilang huling laro for possible 2, 3 and 4 positioning. Heto ang mga possible scenario para sa Magnolia, Fiber Xers at Barangay Ginebra based sa rules na win over the other. Once na manalo ang Ginebra kontra sa Fiber Xers bukas, magkakaroon pa ng pag-asang makuha ng Ginebra ang top 2 spot with a twice to beat advantage. Pero bago mangyari yan, kinakailangan munang matalo ng Magnolia sa kanilang huling laro kontra rain or shine. Sa ganitong setup, aangat sa number 2 ang Ginebra na susundan ng Magnolia sa number 3 at babagsak naman sa number 4 spot ang Converge Fiber Xers. Pero kung manalo naman ang Converge laban sa Ginebra, matik na Magnolia pa rin ang makakakuha ng number 2 spots, either matalo o manalo ang Magnolia sa rain or shine, kung saan makukuha ng Converge ang number 3 spot at babagsak naman sa number 4 ang Barangay Ginebra. Pero bakit nga ba ganito kahigpit ang bakbakan sa pwestuhan pagdating sa number 2, 3 and 4 spots? Isa lang ang dahilan dyan, dahil kung sino ang lalagapak sa number 4 ay siyang posibleng makatapat ang heavyweight na kupunan ng San Miguel Beermen with the presence of 6-time MVP na si The Kraken Junmar Fajardo, kung saan makakahinga naman ang bahagyang makakakuha ng top 2 and 3 dahil posibleng makatapat naman nila yung Northport at ang Phoenix Super LPG.